question. Isa ka bang online entrepreneur or network marketer na nahihirapan makabenta ng mga products or makapag-recruit ng mga business partners sa iyong business? Kung yes ang sagot mo, para sa iyo ang video na to. Make sure na tapusin mo ang panunood ng video na to dahil in this video, ituturo ko sa iyo ang 5 steps kung paano makabenta at makapag-recruit ng mga prospects sa iyong business. Alam niyo guys, marami akong napansin ng mga marketers na puro rejections ang napapala at nahihirapan sila kung paano magbenta at makapag-recruit sa kanilang business. Kasi ang focus ng karamihan sa atin is yung pera nakikitain. Kaya pag nakakita tayo ng prospect or ng tao, ang gusto natin agad, alukin ng business, di ba? Gusto natin agad-agad mabentahan siya at kumita ng pera. So which is, isa yun sa mga maling ginagawa ng karamihang marketers kung bakit sila nag-fail at bakit madalas silang nare-reject at napuprustrate sa kanilang business. Kasi hindi nila alam kung paano yung tamang procedure or steps ng pagbebenta at pagre-recruit ng mga prospects. Kaya sila ay nahihirapan na makabenta at makapag-recruit. And yan yung ituturo ko sa iyo dito sa video na to. Okay? So meron tayong 5 steps para makapagbenta at makapag-recruit tayo ng mga members or ng mga customers sa ating business nang hindi tayo masyadong nahihirapan at nare-reject ng paulit-ulit. When it comes to business kasi, ang pagbe-business guys, yung selling is parang ano kasi yan guys eh. Parang panliligaw, di ba? Kumbaga sa panliligaw, hindi agad-agad, di ba? Pag nakilala mo ba yung isang babae o yung isang tao na gusto mo, di ba? Agad-agad ba magtatapat ka na kaagad sa kanya na mahal mo siya, gusto mo siya, di ba? Liligawan mo na agad yung tao, magpo-propose ka na agad, di ba? So, of course, hindi. Kasi, alam mo na yung mangyayari kapag ginawa mo yon, di ba? Busted ka na kaagad. Ibig sabihin, guys, we need to take the process. Kailangan nating gawin yung step-by-step na proseso. So, hindi agad-agad, di ba? Direct to the point, manliligaw ka, magpo-propose ka din, magpapakasal kayo. So, hindi naman ganon. So, meron siyang proseso. Same as well, sa pagbe-business or sa pagbebenta or sa pagre-recruit, di ba? Meron talaga siyang stage na kailangan pagdaanan. And yung stage na yon, number one na kailangan natin pagdaanan is yung prospecting, di ba? So bago pa man kayo naging kayo nung girlfriend mo or ng partner mo, di ba? Dumaan ka muna sa prospecting, di ba? Prinospect mo muna siya, di ba? So hinanap mo muna kung sino yung tao na gusto mo, di ba? So, sa business, hindi pwedeng kung sino-sino lang bibenta mo. Kailangan mag-prospect list ka. Kailangan meron kang prospect na kung sino yung bibentahan mo, sinong ooperan mo ng business mo or ng services mo. Okay? So, kumbaga, hindi ka pwedeng manligaw kung hindi mo alam kung sino yung babaeng liligawan mo. Di ba? And siyempre, before ka manligaw, dapat alam mo kung sino yung taong gusto mo. Ano yung mga qualities na gusto mo doon sa taong gusto mong makasama or maging ka-partner, di ba? So, you need to sort or you need to qualify, di ba? So, in business, you need to qualify your market, your prospects. Kino-qualify mo dapat, sinasala mo. So, not everybody will be your customer. Hindi lahat. Diba? Kasi hindi naman talaga lahat bibili ng products and services mo. Admit it or not, may mga tao na kahit anong ganda ng products mo, kahit anong ganda ng services mo, kahit pagaano mo kagaling mag-present, diba? Still, ayaw pa rin nilang bumili ng produkto mo or ng servisyo mo. Okay? Ayaw pa rin nila na mag-avail
So, hindi talaga lahat ng tao is bibili ng product and services mo. So, admit it. Diba? Kailangan nating i-accept yun. Okay? Not everybody is a customer. So, kailangan meron kang prospect, meron kang target. Diba? Kung sino yung qualified doon sa business na in-offer mo or doon sa services na sineserve mo. Diba? So, ganun yun. So, dapat i-qualify natin yung mga tao na aalukin din natin ng ating product and services to avoid rejections. Diba? Para hindi tayo ma-reject ng maraming beses, para maiwasan natin na ma-reject tayo. Kasi, alam nyo guys, pag lagi tayo nare-reject, nakakapanghina ng loob, diba? Na, ano nyo ba yun? Na-experience nyo ba yun? Kapag paulit-ulit kang nare-reject, nakakawala ng confidence sa sarili. Diba? Yun po yung epekto kapag nare-reject ka madalas. So, bakit ka nga ba nare-reject? It's because maling tao yung inaalok mo. Maling tao yung kinakausap mo. Diba? You are talking to the wrong people. Okay? So, first of all, if you want to become successful in your business, if you want to get more clients and prospects, you need to talk to the right people. Okay? You need to say the right thing to the right people. Kasi kahit sabihin mo yung right thing or right information, kung mali namang tao, di ba? Yung inaalok mo, yung sinasabihan mo, is still your time and effort is wasted. Di ba? Sayang. Sayang opportunity. Sayang yung pagkakataon, sayang yung ino-offer mo sa kanila, hindi nila ma-appreciate. Di ba? Hindi nila makikita yung value nung ino-offer mo sa kanila if you are talking to the wrong people. Okay? So, kailangan sa prospecting, sinusort mo yung kausap mo. Okay? Sila ba is qualified sa iyong business, sa iyong product, sa iyong services. Okay? So, that is number one, very important to create your prospect list. Okay? So, i-prospect mo kung sino yung mga taong kakausapin mo. Number two, setting appointment is very important. Okay? So, always remember na sa prospecting and setting ng appointment, your goal is not to sell. Okay? Or to present your business. Diba? So, hindi mo dapat munang i-present yung business mo, hindi mo muna dapat siyang rekrutin or bentahan. So, ang goal mo doon sa prospecting at saka setting appointment, diba? Kailangan mo muna sa kanila na, syempre, makapag-build ka muna sa kanila ng trust. Okay? Kasi, without trust, you cannot do business with them. Because, people will not buy your products and services if they don't trust you. Di ba? Kung wala silang tiwala sa'yo, hindi mo sila mabebentahan or hindi mo sila mapapa-join sa business mo. So, kailangan magkaroon sila ng trust. Okay? So, para magkaroon sila ng trust sa'yo, so, kailangan matuto tayo how to give. Di ba? Hindi pwedeng puro take and ano lang tayo, puro receive lang tayo. Diba? Hindi pwedeng tanggap lang na tayo ng tanggap at puro kita lang ang iniisip natin. So, kailangan magpakawala rin naman tayo, magbigay muna tayo. So, before you get something, kailangan mo muna matutunan yung law of giving. It's very, very powerful, guys. Once you give something to other people, lalong-lalo na kapag mga bagong kakilala or mga strangers, pag binigyan mo sila ng isang bagay, kahit napakaliit niyan, diba? Basta't galing sa puso mo, bukal sa kalooban mo, binigay mo sa kanya, they will appreciate it and they will treasure it. Okay? Isa yan sa mga way para makuha mo yung kanilang respect and yung trust nila para makapag-build ka sa kanila ng strong na relationship and trust dun sa mga tao na yon na pinoprospect mo. Hindi mo agad-agad sila bibentahan. Kasi pag binentahan mo kaagad sila, syempre, iisipin nila, pagkakakitaan lang ako nito, pera lang ang habol nito. Diba? So, dapat, ipakita mo sa kanila that you are sincere. Na pakita mo sa kanila na malinis yung intention mo, diba? Pure yung ano mo, yung layunin mo na makatulong ka sa kanila and mabigyan mo sila ng opportunity na makakatulong sa kanila.
So, dapat ganun yung mindset na meron ka pag ikaw magpo-prospect ka. So, hindi mo dapat siya minamadali. You need to follow the process. Diba? Kung paano mo mawi-win yung kanilang heart, yung kanilang trust. Kasi, guys, trust is very important when it comes to business. Kapag walang trust, wala tayong business. Okay? So, that is very important na matutunan natin. Ayan. So, after natin na makapag, ano, na makapag-set ng appointment, dun na pumapasok yung presentation. Okay, doon mo ipapaliwanag sa kanila yung kagandahan ng business, how it works, paano ito makakatulong sa kanila, paano siya kikita, paano makakatulong yung business na yon na pinipresent mo, paano mababago yung buhay nila. Okay? So, doon mo na gagawin yung best mo para maipaliwanag sa kanya at maipaunawa sa kanya kung paano kikita at aasenso doon sa business na ino-offer mo sa kanya at paano ito makakatulong sa kanya in terms of their finances. Diba? And after ng presentation, pumapasok naman dito yung tinatawag nating closing. Diba? Kailangan matutunan mo rin yung skills kung paano mag-close ng deal or ng sale. Of course, it's very important. Kasi kahit anong galing mo mag-present, kahit anong galing mo mag-explain, kapag hindi mo siya na-close sa isang deal or sa isang sales, di ba? Kapag hindi mo siya close, sa madaling salita, useless yung effort mo at yung mga explanation mo, di ba? So, kumbaga, useless yung mga panliligaw mo, pagbibigay mo ng chocolates, ng bulaklak, kung hindi mo sinasabi sa kanya yung totoong nararamdaman mo, kung hindi ka naman nagsasalita. Di ba? So, kailangan mong matutunan yung skills kung paano mag-close. Okay? So, papiliin mo siya kung ano ba yung nagustuhan niya and ano yung pwede niyang simulan. Di ba? Kung meron siyang katanungan or wala na or ano pa yung dapat niyang malaman, ano pa gusto niyang malaman. Di ba? So, kailangan i-close mo yung deal or yung sale. Okay? Number 5 is yung pagpa-follow up. Okay, so, dapat matutunan natin yung skill ng follow up kasi hindi naman lahat ng taong kakausapin natin or hindi lahat ng mga prospects natin on the spot kaya nilang mag-sign up or magbayad ng agad-agad, okay, para makapagsimula ng business. Or para bumili ng products at ng services mo. Sometimes, most of your prospects, gustong-gusto nila, pero kailangan pa nilang pag-isipan or pag-ipunan para maka-avail sila or makapagsimula sila. Okay? So, hindi naman on the spot lahat, agad-agad, kaya nilang magbitaw ng pera. So, we need to master the skills of closing and of course, yung follow-up. Okay? Kung hindi agad-agad nakapag-avail, at hindi agad-agad nakapag-join sa ating business, so within 24 hours up to 78 hours, kailangan meron tayong follow-up. Kumustahin natin sila, di ba? Tanungin mo kung kumusta na, ano yung decision niya, nakapag-isip na ba siya? Tanungin mo siya, friend, nakapag-isip ka na ba? Meron ka na bang decision? Or meron ka pa bang gustong itanong at maliwanagan, di ba? Makakatulong ba sa iyo yung negosyo? Ano ba yung sa tingin mo? Maganda ba? Ano bang matutulong sa'yo nun? Okay? And, nandito lang ako, friend, kung decided ka na at willing ka na mag-start, so I'm much willing to help you and to assist you. Iga-guide kita hanggang sa kumita ka. Kasi nakikita ko sa'yo, friend, malaki yung potential mo na magiging successful ka dito, kikita ka dito. Merong magandang mangyayari sa'yo. So, nasa yung decision, kung ano man yung decision mo, it's up to you kung mag-yes ka. So, I'm willing to help you and guide you in this business hanggang sa maging successful at kumita ka. Pero kung ayaw mo naman at hindi ka pa nakakapag-decide, so, okay lang din. Pag-isipan mo mabuti and nandito lang ako para i-assist ka anytime. I-message mo lang ako.
So, dapat guys, wag mo siyang, ano, wag mo siyang i-force, wag mo siyang pilitin na mag-desisyon na bumili ng product or mag-member, mag-join sa business. Kasi the more na pinupush mo siya, the more na pinipilit mo siya. Alam mo, kasi tayong mga tao, ayaw natin ng kinukulit tayo. Ayaw natin ng pinipilit tayo. Kasi the more na kinukulit at pinipilit tayo, the more tayo nagiging skeptical at the more tayo mas naiinis at umaayaw, di ba? So, kailangan hayaan natin sila na mag-decide. Okay, so we need to respect their decision. Kung ano man yung maging decision nila, mag-join sila or hindi, it's no problem. Okay, walang problema. Maraming tao pwede nating kausapin. Okay? And it doesn't mean na hindi sila nag-join, hindi natin sila na-close deal, eh lahat ng kakausapin natin eh hindi na magko-close deal. And hindi ibig sabihin na nag-fail tayo sa kanya, lahat ng kakausapin natin magiging failure tayo. So nangyari lang na hindi siguro yun yung right people na nakausap natin, or maybe yung taong kausap natin hindi pa lang siya ready na mag-start sa business or bumili ng product natin. Okay, so kailangan natin intindihin yon. Okay, so napakaraming tao, so tuloy-tuloy lang tayo sa pag-prospect, pagkausap, pag-set ng appointment, and then pag-present ng business, sa dami-dami ng tao, sa dami-dami ng mapipresentan mo, imposibleng walang maniniwala at walang magjo-join sa'yo. Okay? Thank you so much guys for your support. Don't forget to like, comment, and share this video. And don't forget to subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. And